Hi guys! Welcome back again to my channel. This is Rofi. So, guys, thank you for so much sa mga nag-support sa channel ko. So, meron na po tayo 100 plus subscribers. Thank you po sa mga nag-support, nag-subscribe, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Please po, pa-subscribe. Thank you. So, ngayon guys, hindi na po ako magpaligoy-ligoy pa sa topic natin ngayon. Still, mga buhay abroad, mga issues abroad. So, ngayon, mayroon lang akong sasagutin katanungan, okay? So, sa video na ito, ay sasagutin ko po yun, yung katanungan ng isang kabayan. Actually, first timer po siyang pupunta ng bansang Kuwait, okay? Make sure po na mapakinggan mo to or panoorin mo to hanggang dulo kasi napakahalaga po to, lalo sa mga first timer pupuntang abroad, pupuntang bansang Kuwait. Okay, so itong i-share ko po sa inyo based on my experience po talaga to, okay? Gamit ko po talaga ito. Alam ko po talaga na totoo po talaga ito. Subok ko na talaga. Okay, so ito na po. Ang tinutukoy ko po is yung katanungan niya is, "Hi ate, first timer po ako. So, baka po pwede makahingi ng number? Pag halimbawa sinaktan ng amo, wag naman po sana." Alam mo guys, napaka-importante po ito, okay? Dapat po talaga may mga alam tayo sa mga ganito. Di pa tinuturo naman yan nung nag-seminar tayo, habang nag-a-apply tayo, di ba? So, ikaw talaga mismo din sa sarili mo, dapat meron kang alam, okay? Hindi pwede natin iasa sa ibang tao, kundi sa sarili natin. So, ito gaging ganito yan. Paano nga ba, halimbawa nakapansin ka na hindi na maganda yung trato sa'yo ng amo mo? Kasi ganito guys, sa ibang mga amo kasi hindi pinapahintulutan yung cellphone. So dapat meron kang backup na phone. Ako guys, meron akong maliit, yung Dikipad. Dala ko pa siya, nandito pa siya hanggang ngayon. So nagdala talaga ako niyan kasi if ever na hindi ako paggamitin or stricto or masama or sabihin natin hindi maganda yung amo, yung ugali ng amo ko, so meron akong backup kung hindi ako paggamitin ng cellphone. So yun, nakatago lang siya. Dapat alam mo yung mga nakasave doon, yung mga contacts ng numbers ng family mo. Okay, kung sino man pwedeng kontakin kung may masama mangyari, wag naman sana. Okay, pag sinaktan or kung ano mang issue between sa'yo at sa magiging amo mo. So, naka-save sa'yo lahat ng family numbers mo o relatives o kung sino man yan. Okay? Yung agency mo dito sa Pilipinas, dapat alam mo din yon. Yung agency, complete details ng agency mo sa Kuwait. Okay? Kasi pagdating mo pa lang sa Kuwait, ito turn off, diretso ka sa agency mo sa Kuwait. Okay? May agency tayo, may dalawa yan. Isa dito, iba dito sa Pilipinas, iba din sa Kuwait. Okay, pagdating mo pa lang dun sa agency, bibigyan ka na ng SIM card. Okay, yung SIM card na yun, good for 3 months. So, may internet na po yun. So, magamit mo yun, hindi ka maglo-load, hindi ka mag-ano, nakaload na po yun ng good for 3 months. Kasi parang 3 months lang yung observation ng agency sa'yo. Kung halimbawa, kung ayaw mo, pwede ka mabumalik or tumawag ka sa kanila na magpalipat ka ng amo, sunduin nyo ako, ganito. Tandaan nyo po yan. So, ayun. Pag alam mo yan lahat, pati na po din po yung details na magiging amo mo. Number, address, name, lahat po yan ng agency mo dito sa Pinas at agency sa Kuwait at yung details po na magiging amo mo, ipasa nyo po yan sa family mo dito sa Pilipinas. Kasi, kung may mangyari man sa yung masama, at least, alam nila kung sino at paano kukontakin sila, di ba? Yung agency dito, dapat alam din nila. Yung agency sa Kuwait, alam din nila. At yung amo, magiging amo mo. Okay, tandaan nyo po yan. Kasi hindi po talaga 100% safe po tayo dun sa bansang pupuntahan natin. Okay? Pagkatapos, ito, ibibigay ko po yun ng, ayan po, oh, ayan. Meron tayong Philippine Embassy sa Kuwait. Okay? Excuse me po. So, makikita niyo yung address dyan. Tapos yung telephone number. Search niyo po lang yan. Meron din yan sa Google. And then, meron din po sa FB page nila. Yan, Philippine Embassy in Kuwait. Si Labor Attache, Nas
Nasari Mustafa. Siya po yung Libertachi natin doon, na mabait po yun. So, pag po tumawag po kayo, nag-report kayo ng halimbawa, niltrato kayo ng amo, sinaktan kayo, huwag kayo magkatubiling tawagan sila, kontakin sila sa Facebook. May mga number po yan, okay? At saka, urgent po yan sila, nag-response po sila agad. Okay? So, huwag po kayong mapanik, huwag po kayong matakot pag dumating yung ganun. Okay? And then, meron pa, yan, Polo Owa Kuwait or Polo Kuwait. Yan, isa din yan. Isa lang din may hawak niyan, si Libertachi Mustafa lang din. Sila lang din. Ang mga staff din dyan, may mga halong Pinoy-Pinay. Okay? So, yan. Naka-flash po yan sa screen. Okay? Isa pa na pwede nating kontakin, if ever meron kang mga concern about sa amo mo, ayan, Filipino sa Kuwait. Pwede ka rin dyan magbigay, ano, na kailangan mo ng tulong. Kasi kung hindi ni-response ng, minsan kasi yung agency natin, di ba, nagbingi-bingihan, ranas namin yan. Bingi-bingihan, lalo dito sa Pilipinas, hindi action yan hanggat hindi malala yung nangyari. So, kung hindi sila action, pwede mo yan kontakin yung mga yan, humingi ka ng tulong. Urgent po yan, sila talaga tutulong sa'yo. Alam ko po yan. Yung Pilipino sa Kuwait, mga Pinoy po yung hawak dyan. Lahat po ng concern or mga abuso ng mga amo, inactionan po talaga yan. Tsaka hindi na po basta-basta ngayon yung mga namamahala na sa bansa, ay sa Philippine Embassy, na umaaction na po talaga sila ngayon. Hindi na nila pinapahintulutan na meron pang mga Filipino kapwa natin na maabuso ng ibang lahi. So, garanti po yan, maganda na po yung service nila ngayon. Simula nang naupo po yan si Sir Mustafa. Okay? So, yun lang siguro guys. Kasi yun lang po yung talagang website or FB page na pwede natin kontakin. Pero, like I said, dapat ikaw sarili mo, hindi ka matakot. Okay? Huwag ka mapanik. Okay? Basta alam mo yung tamang ginagawa. Isa pa guys, advice ko din, kung hanggat maaari, pag sinaktan kayo or inabuso kayo, hanggat maaari, kumuha kayo ng ebidensya. Okay? Kumuha kayo ng ebidensya. Pasekreto. Kasi ako, ginawa ko po yan. Okay, ranas ko po yan. Iba yung ugali ng amo ko, sabihin nating maniac. Ginawa ko po yun ng paraan. Naglihim talaga. Nag-record ako sa cellphone ko, guys. So, yun. Tapos, hindi ako natatakot sa kanya. Yun lang. Huwag kang matakot. Kasi kung pakitaan mo sila na mahina ka, aluhin ka lang nila. Idadown at idadown ka lang nila. Ah, madali lang to, ganito, ganyan, swindle. So, ipakita mo sa kanila na matapak ka. Kaya mo siyang harapin. Huwag mo silang iyak-iyakan sa harapan nila. Yan, guys. Huwag na huwag mong gagawin yan. Kahit po sigaw, anong galit niya sa akin, yung amo ko lalaki, never ko yung iniyakan. Tinignan ko lang siya ng ganun. Kaya hindi niya maano ako. Kaya hindi niya ako mapa-alis-alis sa bahay. Okay. So, ayun lang guys ha. Dapat keep niya yan sa ating mga sarili. Faith kay God. Okay? And then, yun, yung mga details ng agency sa ka-agency sa Kuwait, tsaka yung details ng amo natin, nasa kontrata po yan, di ba? Pag pinirmahan natin, picturean nyo yan, isend nyo yan sa family nyo, na ito, kontakin nyo once na may mangyari sa akin, masama, ganito, ganyan, or yung kahinahinala na yung magiging amo natin, i-report nyo agad, okay? Pag hindi nyo nagustuhan yung amo mo, magsabi kayo agad na magpahatid sa agency, or magpakuha ka ng embassy, kasi tutulungan ka nila. Huwag lang matakot, huwag kang panic, okay? Kasama mo si God. So, yun na guys, hindi na ako magano kasi marami pa katanungan sa sunod. Gagawan ko po ng video. So, maraming salamat po sa nagtanong. I hope po, nasagot ko po yun. So, yun lang guys. Thank you so much. And then, God bless.